Lots News Updates. Sa ating mga balita, 9 na Special Action Force members tinanggal sa pwesto kasunod ng insidente sa Alabang. Pagpapakulong sa financiers ng local terrorism ipinangako ng Department of Justice. Pamahalaan naghahanda sa La Nina ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soyan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinanggal sa pwesto ang 9 na tauhan ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF dahil sa nangyaring kaguluhan sa Alabang, Muntinlupa City kung saan sangkot ang 2 miyembro nito. Sa inilabas na statement ng SAF, sinabing bukod sa 2 individual na sangkot sa gulo, inalis din sa pwesto ang lahat ng mga opisyal na direktang namamahala sa 2. Napag-alaman sa investigasyon na nakadestino ang 2 sa Zamboanga at sumasideline bilang bodyguard ng isang Chinese national. Hinihiling naman ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon na isama sa investigasyon ang pagkakakilanlan ng Chinese na pinagsisilbihan ng 2 SAF at kung sangkot ba ito sa ilegal na operasyon ng POGO. Ipinangako ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kakasuhan ng Department of Justice o DOJ ang lahat ng financiers ng local terrorism. Ito'y matapos maghain ang DOJ Task Force on Counterterrorism and Terrorism Financing sa pamumuno ni Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong ng criminal charges sa isang local firm bilang paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ayon sa reklamo, namigay umano ang local firm na Sernet ng 135,000 pesos sa New People's Army o NPA noong 2012 para suportahan ang operasyon ng mga rebelde. Inatasan rin ni Remulla ang prosecution panel na dapat nilang tiyakin na mapapakulong lahat ng financiers ng terorismo. Hindi kailangang mabahala ang publiko dahil handa ang gobyerno na harapin ang mga posibleng epekto ng La Nina sa mga susunod na buwan. Ito ang pangako ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, ongoing naman ang preparasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Gayunpaman, aminado ang Pangulo na mas kakailanganin ang isang long-term flood control solution para harapin ang lahat ng epekto ng La Nina. Matatanda ang sinabihan na rin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Task Force El Nino na maghanda sa posibleng pagsisimula ng matitinding pag-ulan at pagbaha. Ayon sa PAGASA, posibleng mag-umpisa ang development ng La Nina sa bansa mula Hunyo hanggang Agosto. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.